My dear friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Maligayang kapistahan po ng Pentecostes. Napakahalaga po ng pagdiriwang natin ngayon ng Solemnity of Pentecost. Ito yung tinatawag ng birthday ng ating simbahang Katolika. Kaya po napakahalaga. At the same time, this is also the final day ng Easter season. Bukas po, balik na po tayo sa ordinary time. Kung papansin ninyo po sa ating liturhiya, for the past weeks, puti po lagi. But simula po bukas, balik na po tayo sa color green. At simula din po bukas, ay mawawala na po itong tinatawag nating Paschal Candle. At ang kapistahang final day ng Easter season ay tamang-tama po ginaganap ang kapistahan ng Pentecostes, ang pagpapadala ni Kristo ng banal na Espiritu Santo. At napakahalaga po ito sa ating pananampalataya sapagkat sa pag-akyat ni Kristo, nilisan man niya ang lupa, ang mundo, hindi naman niya muling nakapiling physically ang mga apostoles, but then, pinadala niya ang kanyang Espiritu Santo. Kaya ito yung tinatawag nating the power of giving, the power of sharing, na kahit nabawasan man, pero kapag ito'y ibinahagi mo sa iba, ni kailan ay hindi ka mawawalan. Yun ang tinatawag natin the power of sharing. There's nothing to lose in giving. In fact, hindi lang mawawalan, hindi lang nababawasan. At the end of the day, if you are so generous to people, you will end up realizing na mas doble o triple pa ang bumalik sa iyo. And this is exactly the act of love of Jesus to humanity. Sabi nga nila, may mga languages daw yung pag-ibig. Minsan sinasabi, minsan ginagawa. But for Jesus, most of the time, as always rather, His act of love is through being generous to us. Yung pagiging mapagbigay na kahit hindi mo hinihingi, kusa kang minamahal, kusa kang binibigyan. And this is exactly what happened for the past 3 weeks. Si Kristo umakyat sa langit. Naging kapiling niya ang Ama sa langit. Yeah, totoo, iniwan niya ang kanyang mga apostoles. Hindi na niya kapiling, nilisan niya sila. Bagkos, kusa niyang binigyan ng kasama ang banal na Espiritu Santo. Kaya mga kapatid, sa ating pananampalataya, malinaw na malinaw, ang katuwang natin dito sa mundo ay ang Diyos Espiritu Santo. Ito po ay bahagi ng ating pananampalataya. Kaya nga po, mahalaga sa atin yung sign of the cross sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, the Holy Trinity. Sapagkat sinasabi sa atin, pinapakita mismo sa ating Ebanghelyo na ipinagkaloob sa atin ni Kristo ang banal na Espiritu Santo. Kaya mga kapatid, wag na wag ho natin kalimutan sa ating mga panalangin na tayo humingi ng panalangin sa banal na Espiritu Santo. We will always seek for the intercession of the Holy Spirit to give us the gift of enlightenment. Kung ano ang ating mga sasabihin, ano ang ating mga gagawin, at kung ano ang ating magiging plano sa buhay. Let us always be open to the gift of the Holy Spirit, kung ano ang plano ng Diyos sa atin. Alam nyo, sa aming buhay, pagiging religious or pare, yun po ang laging pinapaalala sa amin, sa aming discernment na tinatawag o pag-iisip kung kami ba ay magpapatuloy sa pagpapari. We are always reminded to be open to the gift of the Holy Spirit. Open to the divine plan.
Kaya sana po tayo din, mga kapatid, bilang mga Katoliko at naniniwala sa ating pananampalataya, huwag ho natin kalimutan na tayo'y magiging bukas lagi sa banal na Espiritu Santo. Sinasabi din po sa ating katesismo o sa pamamagitan ng pagdiriwang na ito, pinapaalala sa ating lahat na ang banal na Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin ay buhay. Buhay sa ating Biblia. Buhay sa ating tradisyon. Kaya nga po yung two sources of ating of faith, the sacred scripture and the sacred tradition. Buhay ang banal na Espiritu Santo sa pamamagitan ng ating mga nababasa sa Ebanghelyo. Buhay ang banal na Espiritu Santo sa tradisyon. Anong ibig sabihin ito? Yung mga naging buhay ng mga sinaunang komunidad na Katoliko. Buhay ang banal na Espiritu Santo sa ating mga lilirato sa simbahan, lalong-lalo na sa ating banal na Santo Papa. Buhay ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng mga sakramento, sa pamamagitan ng mga wika na sinasabi sa banal na Espiritu Santo, katulad na lang nitong ating Santa Misa. Buhay ang Espiritu Santo sa ating mga panalangin. Buhay ang Espiritu Santo sa ating mga hiling, sa panahon na tayo humihiling ng mga intercession sa Mahal na Ina at sa mga santo. Buhay po ang banal na Espiritu Santo. Kaya sana mga kapatid, lagi tayong bukas sa banal na Espiritu Santo. At kung tayo po ay naghihingi ng sign, kung paano nga ba naging bukas ito? Ayan, sinasabi ko po, the power of giving, the power of sharing. There is an irony on it. Na akala mo, pag ikay nagbabahagi sa kapwa, nababawasan kung anong meron ka, but then at the end of the day, you will end up realizing parang walang nawala. Hindi lang nabawasan pala, dumoble pa. That's the power of giving. That's the power of sharing. At hindi po magiging imposible yan kapag wala ang banal na Espiritu Santo. Kaya buhay ang banal na Espiritu Santo sa atin. Kita nyo yung buhay nyo ngayon. Kung ano man nagiging ano kayo, anumang merong estado meron kayo sa buhay ngayon. Mga kapatid, ito ay bunga ng banal na Espiritu Santo. Kung ikaw ay nagkaroon ng asawa, nag-asawa, may mga anak, may pamilya, kung anumang meron ka ngayon, ito ay bunga ng ating pagdarasal sa banal na Espiritu Santo. Kaya mga kapatid, sa ating pagdiriwa ngayon, magbigay tayo ng pasasalamat sa Diyos sa biyaya ng banal na Espiritu Santo. Kaya sana po, sunod-sunod po ang pagdiriwang natin ngayon. Kung last week, Ascension, pag-akyat ni Kristo sa langit, ngayon ang pagbaba ng banal na Espiritu Santo, sa susunod na linggo, Holy Trinity, ang pinakamahalagang component ng ating pananampalataya. Ang Holy Trinity, na tayo ay naniniwala sa Diyos Ama, Diyos Anak, at ang Diyos Espiritu Santo. Kaya mga kapatid, may katuwang tayo. Hindi tayo nag-iisa. Nandyan ang banal na Espiritu Santo. Kung sa mga pagkakataon, akala natin tayo nag-iisa, kailangan natin ng tulong. Mga kapatid, manalangin tayo sa banal na Espiritu Santo. Alam ko may mga plano tayo, may mga gusto tayong gagawin. Pero kung nanaisin mo maging mas makahulugan ang iyong mga plano gagawin, manalangin tayo sa banal na Espiritu Santo. Kung minsan hindi nasusunod ang ating mga plano, minsan biglang naiiba, sige lang, ang mahalaga, bukas tayo
sa plano ng banal na Espiritu Santo. Nandyan ang Diyos, nandyan ang Ama, nandyan si Kristo, nandyan ang Espiritu Santo.